Wika Putra Wirana TV. Ang Digia Enterprises Incorporated o tinatawag din na G-Liner ay nabibilang sa isa sa pinakamatandang bus transportasyon sa Pilipinas. Ang kumpanya ay nagsiservisyo sa kanilang mga ruta sa bahagi ng Central o Metro Manila areas kasama ang EMBC o Eastern Metropolitan Bus Corporation sa habang daan ng EDSA Corridor sa ilalim ng Marikina Autoline Transport Corporation. Noong Enero 1956, 65 years old na ang nakalipas, ang Digia Enterprises Incorporated o kilala bilang G-Liner ay itinatag sa pamilyang Digia nina Mr. Pedro Digia, Mrs. Segunda Digia, Mr. Placido Digia, Mr. Serapin Digia, at si Mr. Jose Macapagal. Ang punong himpilan o headquarters ng kumpanya ay matatagpuan sa Rodriguez Avenue, Barrio Bangyad, Taytay, Rizal. Ang kumpanyang ito ay nakarehistro sa SEC o Security Exchange Commission Manila dahil sa kanilang layunin na maingatang mabuti ang kanilang yaman, mga negosyong sasakyan at sa lahat ng mga bahagi ng branches ng kumpanya at sa ibang pang mga pangkabuhayan nila. Sa taong 1957, October 22, ang Digia Enterprises Incorporated ay nag-apila ng authority to operate ng 10 dagdag na units para sa kanilang ruta. Patungong Little Baguio, Tupi Miranda at ito na may naaprubahan noong 27 ng Pebrero, 1958. Para sa mas mabuti at mas magandang serbisyo, increasing commuting public mula Krame to Quiapo, ang G-Liner ay naghain ng petition for authority para payagang ilipat ang ruta ng 8 unit ng bus nila. Out of 28 unit na nag-ooperate sa Little Baguio, Quiapo, Biapi, Gibara na ruta. Isang panukala para sa kaunting pagbabago o pagkakabago ng ruta sa kanilang 8 auto trucks ay pumasa. At ito ay dadaan sa Santulan Road, Pigibara, Picasal, Piconcepcion at Aruceros to Quiapo. Ang petisyong ito was granted noong March 15, 1963. Noong February 12, 1964, ang Digia Enterprises Incorporated ay naniniwala na sila ay makapagbigay ng isang magandang serbisyo sa publiko, lalo na sa mga tao na apektado ang kanilang lugar. Nag-apila sila sa Public Service Commission for Authority para palawakin pa ang kanilang serbisyo sa kanilang linya, Little Baguio, San Juan City, Barbosa, Quiapo, patungo sa Gilmore Avenue at EDSA. Pagkatapos ng martyalo o batas militar, ang kumpanya ay nagdusa sa malaking dagok o sa gabal dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyong gasolina na walang katumbas na pagtaas ng pamasahi. Kaya ang kumpanya ay nagpasyang i-dispose muna o itabi ang kanilang gasoline engine buses. Sa taong 1978, ang kumpanya ay nagsimulang bumili ng mga diesel-fueled brand new na mga Mitsubishi buses hanggang sa ito'y umabot na sa 40 na unit ng bus hanggang sa taong 1983. Nadagdagan pa rin ang kanilang mga units ng bus dahil bumili na naman sila ng mga sikanhan Mitsubishi Puso buses at ito'y umabot na sa 54 kabuang bilang ng unit sa taong 1985. Sa hanay ng pagbabago ng kumpanya sa taong 1988 ay nakakita na naman sila ng 10 brand new unit ng Hino buses at 3 sikanhan Hino buses. At sa taong 1989 ay muli na namang nakakuha ng 15 brand new Nissan unit nang kumuha sila sa pamamagitan ng BIPP or Bus Installment Purchase Program. Sa kasalukuyan, ang G-Liner ay mayroong latest additional na 40 units ng aircon at 20 units ng mga ordinary buses. Ang kumpanya ay may kabuang bilang ng units na 100 aircon at ordinary buses. Ang nasabing mga units ay pumaroot pumarito sa pagitan ng Taytay, Quiapo at Cainta, Quiapo. Hanggang sa umabot na sa 57 taong gulang na sa operasyon, ang Digia Enterprises Incorporated ay patuloy pa rin ang kanilang hangarin na makapagbigay ng mahusay, komportable at ligtas na serbisyo publiko para sa mga pasahero. Sa nakaraang buwan ng Disyembre 2009, ang G-Liner ay nagpahayag ng maangkin nila ang Eastern Metropolitan Bus Corporation o EMBC. Lahat ng city operation ng bus unit at ang ibang prangkisa nito ay nakuha rin ng kumpanya. Dahil huli na ang pag-focus ng tourist chartered at shuttle service, nakakuha din sila ng mga prangkisa sa Marikina Autoline Transport Corporation o MALTC at mga units nito. Ang G-Liner ay nanatiling gumagamit ng mga units na Hino, Isuzu, Yuyi, Ankai, Dongfeng, Wuzulong, UD Nissan Diesel at Gil Yendaiwo. Ang mga ruta ng G-Liner:
ay sa Taytay Quiapo, Biaca Inta, Manila, East Road, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard. Kainta Quiapo, Bia Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, at Antipolo Rizal, Cubao, Quezon City. Sa mga nakuha nilang bus company, tulad ng Marikina Auto Line Transport Corporation, ay narito ang mga ruta. Muntalban, Baclaran, Bia Itza Ayala, Aurora Boulevard, Marikina, vice versa. San Mateo, Baclaran, Bia Itza Ayala, Commonwealth Avenue, Batasan Road, vice versa. Sa Eastern Metropolitan Bus Corporation naman, or AMBC, na inooperasyonan ng RRCJ Transport, na ang focus nila ay ang tourist chartered, mga special trips at shuttle service. Antipolo de Visoria, Biasio Boulevard, ang rutang ito ay pang rush hour lamang at ordinary lang ang units na ginagamit. Siniloan, Laguna, Philippine International Convention Center or PICC, Bia Itza Ayala, Tanay, gamit ang RRCJ Transport. Tanay Rizal, Itza Cruising Siu Mandaluyong, Bia Antipolo Rizal, gamit ang Rizal Metrolink Incorporated. Ang kumpanya ay mayroong 200 unit ng bus o higit pa. Ang matatag na kumpanya ay hindi basta-bastang maglalaho, bagkus ito pa ay lumago pa ng lumago. Ang pag-asenso ng isang kumpanya ay nasa kamay ng tagapangasiwa upang ito'y mananatili hanggang sa huling henerasyon. Ikaw, kabirada, ano kaya ang masasabi mo sa ating video? Gusto naming malaman ang iyong kasagutan, kaya feel free to comment down below. At kung nakakulay pula pa ang subscribe button mo, ay di ka pa nakasubscribe, kaya pindutin mo lang yan tulad nito. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At abangan ang mga susunod nating biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming maraming salamat po. Babayu! Whoa!